Refresh kami kasi galing kami sa isang mini vacation. We plan to teach her naman to independently sleep. That I will win her na sa pagdede niya. Kasi gumawa ako ng checklist kung paano ako maglinis ng bahay ni Daddy. Why not start small? Baka pwede lang dito sa bahay. Because of that habit, because ang ginagawa namin, nagfo-follow through yung lahat. Welcome to Unpack Channel! Hi guys! Good morning! And welcome to another Quintuhan with Mommy Doc. My favorite part of my vlogging day. Vlogging day kasi namin today, as usual. While having breakfast and hindi pa nag-work si Mommy, I will kwento-kwento you. Kwento-kwento. Nang mga nangyari sa amin for the past week and what we are trying right now. Okay? Wait lang, subo lang ako. I already made my coffee. No. Iba! Kasi kami na sa bahay, more on refresh kami kasi galing kami sa isang mini vacation. Pumunta kami sa Dumaguete together with our in-laws. So, yung mga in-laws ko talaga yung nag-plan nun. Bali, nag-stay kami sa isang resort in Dumaguete. Sobrang ganda niya. Madami siyang ano, parang water activities na kaya mag-i-enjoy yung mga kids. Malaki yung mga pool. Madami talaga. I'll show videos here kung ano yung mga ginawa namin. In the... So, ang ginawa namin, nag-overnight kami. From Bacolod kasi to Dumaguete. From ilang hours ng travel ba? It will take maybe 4 hours. After nun, di ba sobrang init? So, hintay muna namin siguro mga 4 or 5. Doon na kami naligo. Kasama yung mga kids. Tapos hanggang gabi na siya. Tapos the next day, so parang after ng night swimming, natulog na rin kami. Pahinga talaga siya. Tapos the next day naman, doon kami mas more na nag-water activities sa morning habang hindi pa mainit. Kasi yung mga water activities nila, yung mga big slides nila, nag-o-open by mga 9 a.m. din naman. Tapos yung ligo yung mga kids. Tapos by 12, nag-check out na rin kami. Enjoy talaga yung family. Saka talaga, yun nga, yung mga pictures na kikita nyo talaga dyan na parang nakapagpahinga kami. Saka tamang-tama lang. Ang ganda na kasi talaga dalhin yung mga kids namin sa mga vacation. Sobrang, they know how to listen na. Tapos behave talaga sila. Ganon. So parang kami ngayon, mas ano, easier na. Ang goal na lang namin, madala na rin namin si Kai Kai. Naiwan kasi sila nung ano, nung yaya niya. Tapos, nag-stay lang dito sa bahay yung brothers ko para may kasama sila. Kasi, yun nga, mahirap pa talaga for Kai Kai. Mahirap for Mommy. Kasi, clingy siya sa akin kapag nasa labas, kapag hindi sa bahay. For this week, yung ano namin ngayon is really parang getting back. Na-recharge kami ni Daddy. So, parang ang dami namin plan na gagawin, ganun. Number one kasi primarily for our community, sa church namin, meron kaming family day. Tapos, magbabalibol ako. Imagine, hindi ako volleyball. I just turned 18 months nung April 28. So, yun nga, napansin na namin ni Daddy na nag-iiba na rin yung style nung pagtulog niya. Isang room, si Pepe sa kasi Ellie, tapos kami, si Kai Kai, kasama pa siya namin. Pero always, isa sa mga ginagawa talaga namin sa mga kids namin, kapag andyan na sila, is teaching them how to sleep by themselves. Totoong-totoo yan. It is very important for us and even for the kids. We plan to teach her naman to independently sleep. Alam ko, tayo mga nanay, we really enjoy that time na parang tayo yung sinasamahan natin silang matulog, diba? Hanggang makatulog sila, tapos dun tayo aalis. So, with our kids, it started with Ellie. Honestly, si Ellie yung parang naging trial and error ko. As a mother kasi, matututo ka rin talaga on how to adjust. Siyempre, kapag nagbabasa kayo sa internet, there are a lot of styles na pwede nyong gawin. Umabot din ako sa point na sobrang strict ko, na talagang sobrang sinusunod ko, na it's not fit na pala for our family and for my kids or for my baby at that time. Na
that sobrang mas na-stress kami sa natulungan yung sarili namin. So, second time around with Feifei, kasi mas naging ano na kami, lenient na kami ni Daddy, pero nandun pa rin yung parang, ano ba yan, the discipline or the consistency na gagawin namin ito. Kahit mahirap siya, let's continue. Namin na-realize ni Daddy na kami rin kasi magsasuffer. If we will let it, napabayaan lang kung ano lang yung gusto nila, yung even with the routine and lahat, maapektuhan talaga, especially na we are working with Daddy, tapos we need to set time, na ganito we need to settle, kasi syempre may ibang kids din kami. So, para hindi kami taliw with our babies, parang ganun. So with Feifei, nagawan siya namin ng paraan. As si Feifei, before siya naging 2 years old talaga, she was able to sleep na together sa achi niya. Doon na sa, ano, sa kabilang room na. Tapos paunti-unti lang yun, mabagal siya ang process, pero paunti-unti lang talaga hanggang nag 2 years old siya na straight na siyang makatulog sa gabi, tapos iwan na lang siya namin mag-good night, matutulog na lang dalawa sila ni Achi nila, no need for mommy na. Yung mga night routine na lang namin, pero wala na kaming ginagawa, they will let themselves, ano na, sleep by themselves na talaga. They know how to cool down, gano'n. So, ituturo mo yan isa-isa. So, we decided with our kai-kai, it's not necessarily kung anong age ha, nakatingin ka talaga dapat sa routine ng anak mo. Kaya nga sabi ko, this will be intentional. Kasi dapat alam mo kung anong ginagawa niya, mapapansin mo na. Like for now, si Kai-Kai, nagtitry na siya, nandun na siya. Ansi ngayon, sinasamahan pa siya namin. Like last night, nandyan pa ako sa kanya. Pero last night ako decided na gagawin ko na nga sa kanya paunti-unti yung process na yun nga, para mas independent na siya matulog. No need na for mommy or daddy or sayaya niya na para itap-tap pa siya, ganun and everything. So sa amin, at this age ko sila tinuturuan kasi mas effective siya for us. Tapos binabantayin ko rin kasi yung mga cues ng mga anak ko if ever, akaya niya na to. Meron kasi talaga na hindi pa. With our Ellie, nandun kami na sa ano kasi, sa mga ibang sa stay-at sa America, ganun. Sinusulat nila na dapat before, by this age, by months old pa lang, dapat ano na, pero sobrang hirap. Hindi siya talaga fit for our family and for my baby. So, dun ko na-realize. I need to see kung nasaan yung mga kids ko before doing it. So, now for Kai-Kai, nakitaan ko siya ng cues kagabi. So, I tried it last night kasi nakakaintindi na siya. Before, hindi ko pa talaga siya magawa. I don't like, pero more kung may naano kayo yung crying out loud, ganun. Pero ganun yung style ko sa kanya, pero hindi ko sila pinapait na grabe-grabe. Bali, papasukin ko siya. Siyempre, at first, totoo-totoo yan, sisigaw siya talaga. Iiyak siya, grabe. Kasi hindi siya sanay na wala si mami, or ganun, or wala siyang kasama. Pero like last night, talagang 1 minute lang ata, na-realize niya na nawalang effect yung iiyak niya. Siyempre, antok na rin siya. Dapat ilagay nyo rin siya kasi sa point na antok na talaga sila. So hanggang yun, parang 1 minute lang, natulog na siya by herself. Pero first night pa lang yun. Usually kasi sa mga experience namin, second night, mag-exchange-exchange pa yun, based pa sa mood nila. So dapat consistent ka lang. Huwag mong baguhin, huwag mong i-retract yung ginagawa nyo. Kasi dapat masanay yung kids mo nung ganun na style. Turuan ko pa kayo ng mga ibang style, pero kagabi, nandun pa lang ako, one step at a time. Yun kasi yung goal na, ay yung ano talaga namin, yung motto namin sa family namin. So, yun lang muna ituturo sa kanya. After that, I will win her na sa pagdede niya. Kasi ngayon, while sleeping, nagigising pa talaga siya para mag-drink ng milk. So, may mga once or twice pa yun. So, at that dati, nasi-stress kami kasi yun nga bakit nagdi-drink. Pero for now, ganyan na kami. We see yung signs ng mga anak namin. Pero dapat rin kasi pipilitin. Paano ba? Hindi ko alam kung paano ko siya. Maybe next time, I will try to share talaga parang objective ng mga cues para mas makatulong din sa inyo. Pero yun yung latest namin with our Kai-Kai. Kasi yun nga, nakakaintindi na siya. Sobrang independent. Ngayon din tinuturoan na siya namin mag-independent play na pwede na siya namin maiwan sa mga kapatid niya at maglalaro na lang silang tatlo. Na hindi na yung dapat nasa harap siya palagi. Na isa yun talaga na goal kasi namin sa family namin with our kids. Kaya ito sila ni Feifei, even with the morning, kahit nag-work kami, we do our things, kapag may need sila, pupunta sila, pero after that, sila nang gagawa, or maghahanap ng ways na, ano na, kung anong gagawin nila, maboboard sila, yes, you will help them, konti na lang, pero they know how to, ano na, to deal it with themselves, parang ganun. So, I hope na ma-share ko siya sa inyo yung journey ko to ngayon with Kai-Kai, and matry nyo rin siya sa mga kids mo, kasi promise, very worth it talaga na maturuan nyo maging independent yung mga kids nyo. You can have your own time.
time nyo rin with your husband. And also, sa sarili nyo din at the night, hindi kayo mas less stress, ganun. Very, very ganda siya. I can recommend it talaga sa inyo. Kasi wala pa naman kaming update talaga with the water lahat. Kasi more on long term naman yung sinabi ko nung last time. Yes, andyan pa rin talaga kasi hindi pa talaga umuulan. So, nawawalan pa rin kami ng tubig like today again. Pero it's okay na. Parang nagawan na siya namin ng easier na paraan on how to deal with it. Pero ano lang siya, mga dito lang talaga sa bahay. How we handle it. Pero yung permanent or yung long term niya, pinag-iisipan pa namin nila dito because it will cost money. Ang isang piniprepare namin ngayon kasi mag-vacation kami to, matagal na vacation to sa May, sa second week of May with our kids. Punta kami ng Maynila. So, isa yan siguro nire-ready ko. Oh, and I really want to share sa inyo sana yung ginawa ko rin list. I think I'll share it na lang sa social media ko kung anong ginawa kong list of cleaning our ano. Isibad, gumawa ako ng parang checklist kung paano ako maglinis ng bahay. Yung parang general cleaning talaga. Yun kasi yung project ko ngayon. Kasi diba, kumuha na kami ng maglilinis ng bahay for the whole day lang. So, ibibigay ko sa kanya yung checklist na yun. Tapos yun ang paglinis niya. It's very nice. Honestly, maganda pala talaga siya. Pero it will take your time. Promise. Talagang ako, nakailang balik-balik ako para lang matapos ko yung lahat ng mga ganyan, yung mga ginagawa ako. Kasi sobrang, it will take your time. Iikot ka ng bahay mo, what do you want for this one, anong i-organize mo, tapos mas makikita mo yung mga nitty-gritty, yung mga balilit. Ay, wala, ito pala dapat palang minawipe to. Kasi minsan, totoo, kung hindi mo siya nalilista or hindi mo siya, kahit once lang na nakita na dapat pala linisin yan, my gosh, magsisisi ka kasi ma-realize mo na sobrang ano na, pangit na ng maintenance, especially with your furnitures, with your appliances. Yan palang pinagsisisihan ko ngayon. Even with the baby, ano, mga baby na mga gamit, sa stroller, kakalinis ko lang kagabi. Kasi minsan na lang siya namin nagagamit, so pumapangit na siya. Ay nako, basta ang hirap siya and I want to maintain it kasi magagamit pa naman siya once in a while kapag lumalabas kami and mapapasa ko siya sa ano, sa sister ko. Work na yun, we are very very busy kasi may mga ano kami, ongoing kami talaga ng mga projects na ginagawa and may mga changes na mga nangyayari na need to adjust yung buong ano, buong team namin. So I think we're on that. Ay oo, isa akong i-share pero I'm not sure this is still ano pa lang ba? Thoughts above here ng mga plans okay. Na mo ni Daddy. Kasi ano si nangyari siya nung, ano ba yung tawag nito? Nung nagbakasyon kami sa Dumaguete. Tapos yun, naganap nga kami ng kape. We tried many coffee. Siyempre hindi naman kasi kami nakagala talaga anywhere. Kung nasaan lang ba, kung saan lang kami kumakain, so mag-order kami. Yun nga, napansin namin na sobrang ano, yung quality ng coffee na gusto namin, na nagagawa namin dito sa bahay, is really, masarap na siya. Tapos madami nag-feedback kapag may ginagawan kami ng ano, ng coffee, na nasasarapan sila. Super, naisip kami ni Daddy, why not? Parang it's a business style. I don't know if I shared it with you. Isa sa mga parang binisihan ko before, bakit dinextop ako ng vlogging last year, is kasi magsistart sana kami ng friend ko nung business. It's a library cafe. Pero hindi siya na-push through. Kasi it will entail a lot of time. Yes, trash can. It's a truck niya. Garbage truck. So, hindi siya namin na-push through. So, maybe, yun nga, sabi ni Daddy, why not start small? Yun ang pinaplano lang, baka pwede lang dito sa bahay, mga ganun. Si Daddy may naisip na kaagad siyang pangalan, mga ganun. Pero pag-iisipan pa namin, we're thinking about it. Like, please pray for us. We are very excited sa ganyan, sa with our family. Ang dami namin plans. Maganda talaga kapag naka-recharge ka, kasi ang dami ng ideas na pumapasok. And very nice din even your quiet time namin ni Daddy ngayon. I'm studying the Book of Isaiah, imagine. Next level si Mami Old Testament. Bless you! Book of Isaiah, tapos si Daddy kasi nag-book of Psalms siya ngayon. So, nandun kami ngayon with our, ano, parang yung ano, couple quiet time namin ni Daddy every night. Yun lang. Our family is really very happy with
where we are right now, and really happy to share it sa inyo, yung mga ganito. I'm really excited. Totoo-totoo yan. And I'm planning also to share some of my parang na, mga ano, mga amazing ko na mga nalilearn when I study the Bible. It's in my heart talaga to share it with you guys. Na yun, yung goal talaga namin kasi ni Daddy, even when we talk to other people, is for other people to, especially Christians, to love their Bible or to love studying it or even reading it. Kasi nandun kami ngayon, a lot changed in our family because of that. Because of that habit, because ang ginagawa namin, nagfo-follow through yung lahat. Totoo-totoo yan. So maybe next time, I can share it with you. I'm excited with that. Okay, I'll get back na with my kids and pabalik na rin ako sa work. Thank you for watching. Thank you for listening to my stories. And I hope na may nakukuha din tayo. Yun. Bye-bye!